Ang ating pag-uusapan ngayon ay orasyon, pamatay, kulang. Kamusta mga boss, mga master? Mahiwagang buhay muli sa inyo. Advance Merry Christmas at Happy New Year. Ang ating pong ibabahagi ngayon ay ang orasyon, pamatay, kulang. Ito po ay napakahalaga, lalo na sa mga dumadanas ng gantong pasakit na nagmula din sa tao. At ito po ay totoo, mayroon pong kulang. May barang, may palipad hangin, at mayroon din pong tinatawag nating mga elemento na yan. At yan naman po ay nakalagay sa Biblia. May mga patotoo na at sadyang hanggang sa ngayon ay umiiral yan. Pero meron po tayong mga paraan para sawatain yan, kanyang mga kulam. Ito po ang ating ibabahagi ngayon, ang pangontra sa kulam, pamatay kulam. Sana ito'y mapanood ng mga dumadanas ng ganito, lalo na yung alam nila na sila'y kinukulam. Pero the best pa rin ay kumonsulta kayo sa albularyo na mapapagkatiwalaan para mapayuhan kayo at matulungan tungkol sa gantong bagay. Pero ngayon, magbabahagi po tayo ng ilang paraan para kontrahin ang kulam o palipad hangin. Yan po. O pahabol na sinasabi. Una po sa lahat, ayon po sa Biblia, kung mataas ang pananampalatay niyo sa Ama at kayo ay sumasa kanya, hindi po kayo lalamunin ng kulam, barang, palipad hangin. Hindi po kayo lalamunin yan dahil po kasino na po ba ang kulam? Ay ang kapaka, kung ang kakampi nyo ay ang Ama, mas malawak ang Ama, mas malaki ang sakop niya dahil siya ang may likha ng lahat sa mundo. At kung may dumadanas man yan, lamang na isang pagsubok lamang para sa inyo o maaaring para magbalik kayo sa ating puong mahilikha. Pero ngayon po, ibabahagi natin itong ilang tips at paraan para matalo nyo ang kulam na tinatawag parang pahabol, palipad hangin. Siguro naranasan nyo ng magdasal, mga boss, mga master. Kung kayo ay nakakaranas ng ganyang mga pasakit, pwede nyo pong gamitin ang dasal kontra dyan sa mga ganyang pasakit sa tao. Ito po ay hihiling nyo sa Ama. Dadasal kayo ng isang rosaryo. Isang rosaryo po. Kahit hindi nyo na baligtarin yung dasal dahil pwede po yung ginagawa ng iba. Binabaligtad ng pamamaraan ng dasal. Biluhod ang tinatawag na dasalan at sinisimulan nila ng pabaligtad ang dasal. At pamagitan po noon, natatalo ang kulam. At kumbaga po, nagagawa nyo na yun, natupad nyo na yun, natutupad nyo gawin yung dasal ng rosaryo. Pag po kayo may nakita lumabas sa inyong katawan, nakuha namang uri ng hayop, insekto, kuha namang uri na hindi dapat lumalabas sa inyong katawan, ang gawin nyo, bumili kayo ng isisod kamangyan at
inyong silabin para ang kulam ay matalo nyo. Dahil may pag-asa po pag ginawa nyo yun, ay matalo ang kulam, mga palipadangin na yan, mga barang na yan. Dahil kasi yun na po ba ang kulam kung saan ba kayo kakatig. Yan po isa pong taktika para matalo ang kulam. Pero tayo po may ibabahagi na sadyang isang orasyon na pamatay kulam. Ito lang ay inyong dadasalan, mga boss, mga master, para gumana. O kaya naman, para po nito, pwede nyo po itong ihip sa langis at dasalan. Ihingin nyo ng kapangyarihan sa Ama na gumana ang orasyong ito para sa inyo at sa inyong ilalahid sa parating tinatamaan ng may kulam para mawala ang kulam at inyong masawata. Yung pontak taga dyan. Ihibro sa langis. Hingin nyo ng pangyarihan para gumana ang orasyon at una ang Diyos sa lahat. Matatalo ang kulam. At ito po naman ay may parampa rin tayo na ginagawa na pagsakagaya namin na humahawak ng ganyan. Ng mga nakukulam, nababarang na ganyan. Napapalipadhangin, napapahabulan. Meron po tayong paraan dyan na pwede ninyong gamitin din kung kayo ay may plano na gawin ang pagtulong sa kapwa ng walang hinihing kapalit. Ito pong orasyong ibibigay ko ay inihip po ito sa tuktok ng pasyente. Pero mas maganda kung bago nyo gamitin ang orasyong ito ay malagyan nyo ng dasal. Dasalan nyo muna ng pitong ama namin, pitong sumasampalataya, pitong luwalhati. Dadasalan nyo po itong orasyong ito at ihingi nyo ng kapangyarihan sa Ama na mapagana nyo para sa pagtulong sa kapwa. Yan po. At ang paraan po naman ng paggamit nito ng orasyong ito, pag kayo may pasyente na nakukulam o anuman, ihip nyo sa tuktok ng pasyente na kinukulam, binabarang o pinapalipad hangin o pahabol para po mamatay at matalo yung ginagawa niya para mawala ng bisa at madiskomunyon ang kanyang ginagawa. Ihip niyo po ng 3 beses pakrus sa kanyang tuktok para masawata ang kulam. At ang akin lang hiling sa mga makakakuha nito ay ingatan mabuti dahil nagana po ito. Nagana ang orasyong ito at sadyang makapangyarihan, lalong lalo na kung ito ay pagkakaloob ng amang may likha na inyong mapagana rin. Dahil ang Ama lang ang nakakaalam ng lahat tungkol sa ganitong bagay. Ito na po ang orasyon atin na pong ibabahagi. Bigkasin po ito sa isip ng 3 beses at ihip sa tuktok ng pasyente pakrus 3 beses. Ang orasyon, iti, ikti, paktetor, ak, eksus, ikayo, saraktam, teyumaktum, marukcham. Yan po. 3 beses nyo pong ihip sa tuktok pakrus. Paano mga boss, mga master, God bless, stay safe, at mahiwagang buhay sa inyong lahat.